Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat po sa mga nag-subscribe at mga nanood ng aking video. Salamat po guys sa suporta nyo guys. Ang akin po ay content ngayon ay magre-reaction video po ako but doon sa isang OFW na pauwi na ng Pinas sa ginawa ng kanyang amo. O nga pala guys, bago po i-ano yun, i-continue yun, may napanood din po ako ng isang video na sinasaktan siya ng amo niyang lalaki. Hindi ko po kasi siya magawa ng reaction video kasi bawal po yung video na yun sa YT. Mabablock po yung aking channel. Pero about dun po sa video na yun, napanood ko, sobra po yung pananakit ng amo niyang lalaki. Alam mo yung parang unan na lang yung ginagawang panjimbag yung si Kabayan, yung sinasampa, sinisipa, yung sinasabunutan, yun. Sobra po, sobrang dito siya kung nangyari sa panood ko na yun. Kasi katulad din ni Kabayan, isa rin po akong OFW na naghahangad na mapuntahan yung mga amo na mabait. Pero sa kasamaang palad, si Kabayan ay napunta sa masamang among nananakit. Yun. Kalalaki pa naman tao. Nung Arabo na yon, walang respeto sa babae. Gano'n siya manakit. Ito naman guys, aking pinapanood ay isang sa nating Kabayan na pauwi na siya ng Pilipinas. Nakapag-impakan na po siya lahat-lahat. Naayos niyo na yung mga gamit niya. Ito guys, panoorin niyo guys bago ko po i-reaction video. Where? That's my madam. I buy. Why? And why do you tell me I need? If you buy, if you have, pinahalungkat, sinabog na ako niya lahat ng mga kasalubong niya. Kailan sa mga kuwil ang isa at sinabog, pinalungkat. You are a stay people. No, I'm not a stay people. Ito siya guys, panoorin niyo muna. You are not forward. Taglit lang naman ito. You are not a forward. You are not a step forward. You are crazy. Really, you are crazy. You are a step. Wala talagang amo na mabait. Give me that. Give me that. Mabait lang talaga sila kapag sa umpisa. Nakita tao. May mga amo talaga kapag hindi na bumalik ang katulong, hindi nila matanggap. Wait, it's enough kayo pala. Kayo gano'ng ginagawa niya sa katulong nila. Wait, umiiyak na si Kabayan na mga makakawa na wala namang galing yung gamit niya. You are not, look. Hindi mo malaman kung anong hinahanap. Grabe. You are not straightforward. Okay, open hard the other bag. Open. This is dirty clothes. Open. What is this? This is old passport. Maybe. Give it to me. Why you get madam? Stop it! Pati lumang passport mukha na din. Ano magagawin niya sa lumang passport? Hindi mo magagamit yung Kabayan mo. Put it on the floor. For whom is this? For his. Yung sinipa-sipa yung mga gamit. No, this is not for her. Alam mo yung pinaghirapan ni Kabayan ipunin. Pinaghirapan ni Kabayan na may ipundar man lang mapasalubong sa kamahal niya sa Pinas. Tapos ganun lang gagawin ng amo niya. Grabe yung amo niya. Nagdadasal pa naman sila ilang beses ang araw pero ang ugali nila balahura. Walang puso. Alam mo yon. Put on your clothes. Yan. Where's your money? Ano pa magagamit? Ano pa magagawa sa mga gamit niya? Sinabog niya na. Ayan guys. Yun nga napanood ko. Bago siya umuwi, nalungkat ng amo niya yung mga gamit niya. At ang mapapayo ko sa mga kapwa ko, OFW, na nagtatrabaho sa loob ng bahay. Kung maaari, kung tapos na kayo sa kontrata niyo, magpaalam kayo sa amo niyo. Alam ko masama tong payo, pero kailangan maging ano tayo, practical. Kasi hindi lahat ng mga amo na nagpapaalam ay bukal sa loob nila pauwiin. Ginagawan pa nila ng masama yung mga OFW na tapos ng kontrata bago umuwi,
ang dami nilang hilahalungkat sa gamit ng mga katulong. Kasi iniisip nila may kinukuhang bagay. Alam po naman na hindi natin gagawin yun kasi alam natin na si bambansa tayo. Alam natin ang mga bawal. Alam natin magiging kaparusahan kapag ginawa natin yon sa ating mga amo. Ngayon, ito si Kabayan bago siya umuwi. Nalungkat na nga yung gamit niya pa. Ulit-ulit ako, diba? Nalungkat yung mga gamit niya. May hinahanap siya something ng gamit. Na kahit na wala namang kinuha, gusto lang talaga niya halungkot yun yung mga gamit at sabugin, pasabugin yung mga gamit niya. Alam mo yung pinaghirapan na iponin, ipundar, palala sa pamilya, may pasalubong. Pero yung ang amo niya na walang utak, na hindi malaman kung ano ba talaga. Alam mo yung mabait sila kapag bago ka, habibi, my love. Ganun mga amo eh. I love you, sister, ang turing sa'yo, yung sasabihin sa'yo pag bago pa pala. Sasabihin sa'yo, huwag mo ituring na ibang bahay to, bahay mo na to, kasi bago ka pa lang. Pero pag uwi mo, andyan na yung problema. Andyan na yung ibibenta ka pa sa ibang amo kasi tapos ka na ng kontrata. Gusto nila pahirapan pa ang katulong bago umuwi. Yun ang pinaka ano eh, pinaka masakit eh, yung tinapos mo ng maayos yung kontrata mo para makauwi ka. Pero anong ginawa ng amo mo? Wala siyang ginawa kundi, walang ginawa yung mga amo natin na kundi pahirapan tayo, 'di ba? Naghirap naman tayo sa 2 years na 'yon, 'di ba? 24 hours tayo nagtatrabaho sa kanila. Kahit alas 3, alas 2 gising tayo kapag may halimbawa may mga handaan, pero ang ginagawa ng amo natin, wala silang pakialam. Ang alam nila sa katulong, kalabaw. Alam mo 'yon? At ginagawa mo lahat para maging okay kayo sa amo mo. Pagtsatsaga, alam mo 'yung pag yung ang haba ng pasensya mo abot hanggang kabilang bundok, pero hindi eh. Hanggang doon na lang talaga yung pagiging pasensya mo sa amo mo dahil makitid ang utak. Yun na yun. Tapos ito guys, may kasabayan ako sa airport, si ate. Habang nasa airplane kami, ang dami niyang kwento. Naawa ako sa kanya kasi bago siya umuwi ng umalis sa bahay ng amo niya, yung amo niya tumawag ng dalawang pulis na babae. Lahat ng pasalubong sa mahal niya sa buhay sa Pinas, sinalungkat ng pulis. Alam mo yung Nesca, yung kape, tinapon pa, tiningnan kung may something na nakaipit doon, sabon na, alam mo yung sabon na nakapak pa siya, binuksan kasi ang isip ng mga ng amo, may something na nakaipit doon. Tapos bago siya umalis, yung panty at bra niya pinahubad, baka may nakasiksik sa bra niya or panty. Ba't hindi mo pinakangkang yung katulong mo para makita mo kung may laman doon sa pakangkang niya, ba? Diba? Ganun ang amo. Ang ganun mga Arabo. Ang dami ko nakikita ang post na ang bait ng amo ko, salamat, ganito, ganyan. Pakitang tao lang yan. Huwag kayong magtitiwala sa mga ganyang reaksyon ng amo. Siyempre, mabait sila kasi bago ka pa lang. Kasi ako, base sa ka-experience ko, na-experience ko na yan lahat. Totoo lang, na-experience ko na lahat yung mga ganyang anong amo. Sa akin, sa umpisa, mabait. Iniisip ko, mabait sila. Pero hindi nagbabago sila. Lalo na pag hindi ka nababalik. Nandyan na lahat ng pag, andyan na lahat ng ano, ng kasamaan ng ugali ng mga amo. Sinasabi nila, hindi sila magiging masama kasi may ala silang inaano, may ala sila na nag-ano sa kanila, hindi. Nagdadasal sila ilang beses ang araw. Hindi ko inaano ang mga Muslim dito. Ang ugali lang ng mga amo namin. Alam ko may mga Muslim mabait. Pero yung katulad ng mga among nasa Middle East, hindi ako naniniwala sa ugali nila. Plastic sila. Sa totoo lang, kung may mga plastic na kaibigan, may mga among plastic din. Pakitaan mo na maganda ang isusuklit sa'yo, kasamaan. Andyan na yung nag-iipon ka ng mga gamit para lang may pasalubong kang ginagawa ng amo, kinakalkal nila. Alam mo yon, nasan ang utak nila, yung pasalubong chocolate na Nutella, bubuksan nila, kakalkalan nila doon para makita nila kung may something nakaipit doon. Paano pa ipapasalubong mo sa pamilya mo yun, ibukas na, di ba? Tapos ipaghalo-haloy mo yung mga sabon, paano lang makakain yun? Amoy sabon na yon. Di man lang, hindi man yung mga amo, di man lang magpasalamat sa mga tulong dahil tinapos ng maayos yung kontrata, aalis ng maayos yung katulong. Wala silang ganun. Mga bitter sila eh. Ganun naman katulong. Kaya sa mga katulad ko na OFW, kapag natapos na yung kontrata nyo, magplastikan na rin kayo.
Sabihin yung sa amo nyo, babalik pa kayo. Kahit hindi na. Okay? Kahit hindi na, sabihin nyo, babalik pa kayo. Para hindi kayo magka-problema. Yun ang payo ko sa inyong mga OFW. Hindi naman kayo makukulong dyan eh. Kasi ang iniisip ng mga kapwa ko OFW, baka makulong daw sila kasi may pinirma ng ganyan-ganyan. Hindi. Maging ano kayo, maging practical kayo, mag-isip kayo mabuti. Kasi kapag ganyan, nagpaalam kayo na hindi na kayo babalik, ang dami lang gagawin sa'yo. Minsan, bibenta ka nila. Minsan, papakulong ka pa nila. Minsan, lalagyan pa ng something yung bag mo para meron kang kaso sa kanila. Magpaalam kayo na babalik kayo kahit hindi na para makauwi kayo ng maayos. Diba? Kung may bibigay mo yung amo mo sa inyo, alam mo sa sarili mo na hindi ka na babalik, huwag mo na lang tanggapin. Okay? Ang mahalaga ay pauwiin ka ng maayos. Kunwari, bibigyan ka ng hadiah na isang buwan na ano, sahod, bibigay sa'yo, huwag mo na lang tanggapin. Okay? Kasi, alo eh, masama din naman yun na tatanggapin mo, hindi ka na babalik. Basta ang tanggapin mo, yung ticket mo pa uwi, di ba? Makauwi ka ng maayos. Ang ina intindihin natin, huwag natin intindihin ang pera. Dahil ang pera, nakikita pa yan. Pero ang buhay, pag once nawala, hindi na maibabalik yan. Okay? Yan lang po yung mga advice ko sa mga katulong. Maging practical kayo, mag-isip kayo mabuti. Para sa buhay natin, mga OFW. Yun lang guys, hanggang dito na yung aking content. Sana may naano kayong konting aral sa aking video. Kasi kahit ako, na-experience ko na yan. Kaya yan guys, maraming salamat po sa mga nag-subscribe, mga nanood sa aking mga video. Maraming salamat po, hanggang dito na lang.